Sa isang panayam dito sa Daily Tribune, sinabi ng San Miguel Virte manager na si G. Abanilla na umaasa sila na itong original choice nila na import, itong si Thomas Robinson, ay makababalik pa at makapaglalaro. Kumbaga, itong si Diamond Stone, ang tingin ng San Miguel dyan sa ngayon ay temporary replacement pa lamang dito kay Robinson. Kung inyong magugunita, itong si Robinson ang original pick ng San Miguel Beer na maglaro para sa kanila. Yun nga lang, ito ay nagkaroon ng back spasms at hindi makapaglaro at bumalik sa Amerika. Ngayon, umaasa ang San Miguel Beer na itong si Robinson ay eventually makare-recover para tumulong sa SMB. Ang problema kasi ngayon, dahil alam na natin na si Junmar Fajardo ay hindi makapaglalaro para sa Beermen, hindi pa alam kung gaano katagal ito mawawala. Ang problema dyan, hindi naman yung scoring dahil kaya yung punuan ni Diamond Stone. Ang magiging problema yung rebounding at depensa. Lalo na at ang susunod na kalaban ng San Miguel ay Bay Area Dragons, sino ang tatao dito kay Andrew Nicholson? Nakita naman natin na nung first half nung laban ng Bay Area at Hinebra, nahirapan sila dito kay Nicholson, pero nakapag-adjust sila nung second half dahil nandun si Stan Hardinger. Ngayon, ang San Miguel Beer, kailangan umasa dito kay Mawala Tautua, hindi lang sa pagdepensa dito kay Nicholson, kung hindi pati sa rebounding at sa scoring. Dahil nga ang problema dito kay Diamond Stone, doon sa import ng SMB, parang sa scoring lang siya at mostly sa outside, hindi mahilig makapagbanggaan sa loob. Kaya medyo magiging problema yan ng San Miguel Beer, lalo na kung yung mga susunod nilang kalaban ay malalaking team, katulad ng Barangay Hinebra. So, ang importante dito, kung hindi makababalik agad si Junmar Fajardo, kailangan mag-step up sa depensa ito si Diamond Stone o di kaya naman, mapalitan na at makasakali bumalik yung original choice nila na si Thomas Robinson o di kaya ay kumuha sila ng panibagong import. Ang balita ngayon mula sa mga insider sa PBA ay patuloy yung negosasyon doon sa apat na kumpanyang gustong sumali dito. Yung Cebu Landmasters, Master Sardines, Jukes to Go at Boysen, at partikular na ang gustong bilhin daw ay ang Northport Batangpierre. Siyempre, bago mabenta ang Northport, ang gagawin ng SMC dyan ay ite-trade yung magagaling nitong players katulad nila Robert Bolick, Arvin Tolentino, Arwin Santos at iba pa, either sa San Miguel, Hinebra o Magnolia. Dahil siyempre, kung ikaw ang SMC, ayaw mo na mapunta yung mga nabanggit na players sa isang bagong team na magiging karibal ng tatlong inaalagaan mo. Kaya sa ngayon, asahan natin na yung mga nabanggit na players, pati na yung draft pick ng Northport, ay mapupunta sa tatlong SMC teams. Kung inyong magugunita do sa mga matagal ng fans ng PBA, ganyan ang nangyari sa Santa Lucia noon, tindrade itong si Kelly Williams na MVP at si Ryan Reyes doon sa Mobiline na ngayon ay TNT. At ang Red Bull, Tanduay, yung Powerade, ganyan din na ginawa, tindrade yung mga magagaling nilang players sa iba't ibang koponan. Kaya huwag na tayong magtaka, lalo na ang Northport Batangpierre ay malapit sa SMC. Siyempre, marami siguro magtataka bakit nititrade o bakit magbebenta ang Northport kayong nakikinabang dyan ng SMC. Well, siyempre, unang-una ang Northport, kaya yan nandito sa PBA, ay para ipromote yung kanilang produkto at siyempre magkaroon ng exposure. Pero kung hindi na sila kumikita dyan, siyempre aalis na yan dahil ang foremost concern nitong si Mikey Romero at itong si Ramon Ang na joint owners niyan ay kumita siyempre yung kanilang negosyo. Secondary na lang yung PBA. At kahit man mawala yung Northport, nandyan pa rin yung terra firma na pwede nilang gawing farm team. So abangan na lang natin kung saan teams mapupunta, saan SMC teams mapupunta, si Robert Bolick at iba pa. Hindi na nakapagtataka na maraming mga free agents ngayon at yung mga magiging unrestricted free agents pagkatapos ng season na ito ay gustong maglaro sa Barangay Hinebra. Siyempre, malakas yung lineup ng Gene Kings ngayon at next year sigurado ay lalong lalakas yan dahil mas mabibihasa na sa sistema ito si Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Marami tayong mga nakikita dyan ng mga unrestricted free agents na pwedeng lumipat sa Barangay Hinebra. Of course, kabilang doon sa magiging unrestricted dyan ito si Chris Newsom, si Maverick Ahamnisi, si Wami Chongson, si Mike DiGregorio, Baser Amer. Hindi natin sinasabi na lahat yan ay maglalaro sa Barangay Hinebra. Ipinapakita lang natin na maraming mga free agents ang gustong lumipat dito sa Gene Kings dahil nga, of course, unang-una sino bang hindi gustong maglaro sa Hinebra dahil ito ay popular na team. At syempre,
Kung ikaw ang maglalaro para sa isang popular na team, tataas yung value mo kumbaga at ma-attract mo ang mga atensyon ng mga advertisers at baka magkaroon ka pa ng mga commercial endorsements o kaya kung ano-ano mga products at lalaki pakita mo. At bukod yan syempre, kapag ikaw naglaro sa Barangay Ginebra, magkakaroon ka ng tsansa na maglaro para doon sa pinaka-successful na coach sa history ng PBA at lalaki tsansa na mo na magkaroon ng isang kampiyonato. Kaya huwag na tayong magtaka kung marami doon sa mga magiging unrestricted free agents ay sa San Miguel o sa Barangay Ginebra mapunta. Actually, hindi rin masama kung mapunta ka sa San Miguel Beer dahil isa rin yan sa pinaka-successful team sa PBA. Actually, sila nga pinakamaraming championships kung total ang pagbibilangan. Pero balik tayo dito sa Barangay Ginebra, nakikita rin natin na sa next season, lalong lalakas yung Gene Kings dahil makapag-a-adjust na of course yung mga players nila at tandaan natin, yung mga rookies na papasok niyan syempre, hindi naman papaulit si Alfrancis Chuba pagdating sa trades. Mataas ang posibilidad na yung playing rights ni Kiefer Ravena dito sa PBA ay mapunta sa TNT Tropang Giga. Syempre, kung kayo ay sumusubaybay doon sa mga pangyayari dito sa liga, alam na ninyo na matunog yung report ng NDEX Road Warriors kabilang na rin itong Phoenix at Northport Batangpier ay ibebenta na. At sa ngayon, kung ikaw ang NLEX, syempre iyan ay under doon sa MVP group kabilang ang Meralco at TNT. At syempre, hindi yan papayag na yung playing rights ni Kiefer Ravena dito sa liga ay mapunta doon sa team na bibili sa NLEX. So malamang nga mangyari, ang rights niyan ay ibigay dito sa TNT Tropang Giga. Actually, patagal ng balita na ito si Kiefer Ravena ay matatransfer dapat sa TNT kasama ito si Calvin Oftana. Pero yun nga lang, nagdesisyon si Kiefer Ravena na maglaro sa Japan at pinayagan naman ito ng NLEX at sa ngayon maganda naman ang takbo ng karera ni Kiefer doon. Pero sinabi rin naman ni Kiefer na hindi pa rin niya sinasara ang pintuan dito sa PBA. At syempre, kung ikaw naman ang TNT, nag-invest ka na kay Kiefer Ravena nung yan ay nasa Ateneo pa at hindi ka papayag na yan ay mapunta sa iba syempre. Parang ang San Miguel Beer at ang Ginebra na nag-i-invest sa mga ibang mga players nila. Si Malonzo, obviously, na ipangako na yan sa SMC noong pang nasa Lasal. At ito si Junmar Fajardo, siguro nasa Cebu pa yan, pinangako na yan sa SMB. So, parang ganyan din ito kay Kiefer Ravena na asahan natin na kapag nag-desisyon si Kiefer na bumalik dito sa PBA, iyan ay mapupunta sa TNT Tropang Giga. Pwede kaya sa Meralco, sa tingin ko medyo malabo dahil ang flagship team ng MVP group ay itong TNT. At magiging perfect na kapalit ni Kiefer Ravena si Jason Castro kung sakasakali, kaya abangan na lang natin kung ito si Ravena ay bumalik sa PBA, sigurado sa TNT. Happy birthday muna kay Bone Mapagmahal Abolencia mula kay Samuel Ido. At shout out kay Raven Banyes, Joselito Arenas, Alexander Hernani, kay Relma Herrera mula kay Romel Flores, John Cantos, Samunar, Andres, Alemani, Zuniga at Arenas Family, Lenodo Gaitans, Andrew Anyosa, Joy Anturalba Travel and Tours, Admon De Guzman, Dexter Domer, Domingo Gasmin, Judy Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Christian Mapindan, Brian Andres, Aaron Manito, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, John Henry Capulong, Jose Juntilla, Jomel Bohador Family, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Rafael Dominguez, Dion Mercado, Alvin Ulatan Family, Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Julius Benedict at Jason David, Edong Garcia, Enrico at Presi Angsioko, Kagawad Katsakino Dukusin, Celino Valles at Junel Alagon Family, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jordan at John Ray Dimaranta at Sid Maria, Anthony Allen Family, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodelin Kitamura Family, at RJ Bueno at Dalina Family.